welcome back to my channel. Sa mga bago po, I'd like to welcome you as well. Merry Christmas and a Happy New Year to each and everyone. Okay, so alam ko yung topic natin ngayon. Marami na namang makaka-relate kasi ito ay tungkol sa tumaba ka, besh, ngayong holiday season. So anong gagawin natin? Okay, naka-relate ba kayo kaagad? Alam ko maraming nag-iisip ngayon na parang, naku, ang sikip-sikip na ng mga damit ko. Grabe na to. Mahihirapan na naman akong magpapayat nito. Naku, pag nagkita kami ni babe, mapapansin niya, meron akong baong lumpiang nakabalot sa aking tagiliran. Naku, besh, mag-start ka nang mamili ng ano, mag-canvas ka na, maghanap-hanap ka na mabibili mong belt bag para pansamantala meron kang pantakip. Habang wino-workout natin kung paano natin itatago yan, yung bilbil na yan sa iyong tagiliran. Okay? So, please keep on watching. Eto, makakatulong sa atin to. Ano yung trick natin? Ano yung mga tricks natin para maitago muna natin pansamantala habang wino-workout natin na ibalik sa dating kapayatan natin ang ating mga sarili. Okay? Before anything else, 3 days more to go bago mag-year end, no? Nagkaroon lang ako ng just now, a personal conviction na of all the things that have happened for the past 9 months, di ba? Eto na siguro yung, it has been a very tough year, 2020, for all of us. To me, this is the toughest, I guess. This is the toughest. Kayo po, sa aking mga viewers ngayon, ano po yung mga na-encounter ninyo? Ito rin bang taon na to? Pinaka-tough na taon para sa inyo? Pero alam nyo, ano't ano pa man yung mga nangyari sa past 10 months during the COVID and for the past year, for the whole year of 2020. I think this is the toughest year. Pero alam nyo, ano't ano pa man yung mga nangyari sa atin for the whole year of 2020, lalo na yung past 10 months natin, etong kasagsagan ng COVID na. Nag-sink in lang sa mind ko just now before I start na it is my personal conviction to just have a 1-minute prayer before we start. Can you join me? Mag-pray tayo and we'd like everyone, each and everyone to claim kung ano yung gusto nyong i-claim na mangyari sa atin moving forward for the next year. 3 days na lang mga besh. So, I think, I just feel it. This is a really a personal conviction for myself. Let's pray. Lord, thank you for the gift of life. Thank you that we were able to cope up with one of the toughest situations we have ever experienced this year. So many sad stories to tell. Some of our viewers might have experienced a lot of struggles. We thank you, Lord, because being healthy and alive today made us already a winner over those trials. Keep the faith in us that this coming 2021 will be the best year ever for each and every one of us. All to be restored, all to be regained. We claim everything in Jesus' name. Amen. Okay, so powerful, right? Parang na-feel ko lang yung Holy Spirit na parang, okay, start the day with a prayer. Start your day before your activity with a prayer. Okay, let's start! Ang topic natin ngayon is, paano tayo magmukhang payat, lalo na after the holiday season? Carry mo ba yan? Alam niyo, madaming paraan yan eh. Para-paraan lang, sabi nga nila, di ba? Merong trick. Pero, besh, promise mo ah, magti-trick tayo ngayon paano itago yung bilbil. Pero, paghirapan. Gawan mo ng paraan na ibalik mo kung ano yung dating timbang mo. Yun ang New Year's resolution natin lahat. Okay? So, ano ba yung tricks natin na sinasabi ko patungkol dun sa paano natin itago ang ating mga bilbil? Ngayon, nandami-dami na mga pinagkakain, di ba? So, I'm very sure marami na naman makaka-relate yan ng mga beshi, okay? Etong topic natin ngayon is, marami pang mga ibang paraan, pero ito yung mga napili ko, hindi man siya angkop sa, man siya applicable sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay, and some parts of the topic for today would be, hindi man siya angkop sa, hindi man siya para sa ating bansa lang, hindi man siya na aangkop lang sa pananamit na para sa atin lang,
I just want to cover it kasi yun nakita ko na pinaka-common. But anyway, disclaimer lang naman natin dito is, since hindi naman lahat ng sasabihin natin dito is applicable sa lahat ng tao, well, anything that applies to you, then you may apply as well. Pero kung hindi naman applicable sa'yo, then just leave it that way. Okay? Thank you sa panonood. Okay, let's start. We need to start with the fabric. Ano yung klase ng mga fabric na hindi muna natin siya pwedeng gamitin ngayon? But of course, in every rule naman, there's always an exception. So itong sasabihin po ngayon, you may or you may not. Depende siguro yun sa sitwasyon ninyo. But for the common objective siguro natin, just for this topic, okay, let's start with the fabric. Okay, please check this out. So yan, okay, nakita ninyo kung ano yung mga klase ng fabric na kailan mo na nating iwasan ngayon, lalo na sa panahon na yon. Alam niyo yung wool. Let's talk about wool. Yung number one natin. Ito yung ginagamit natin, klase ng fabric na pangtaglamig. Actually, ginagamit natin ito pagka pang blazer, pang trench coat. Well, okay lang siya na gamitin kasi kung nasa loob naman tayo ng office tapos naka-centralize yung aircon natin, it's also okay to use it, di ba? Pero meron yung mga tamang lugar, meron yung tamang tempo, meron yung tamang place kung saan natin yan pwedeng gamitin. So, it all depends kung ano yung sitwasyon, kung ano yung lugar, kung saan natin paggagamitan yan, okay? Yung dependency natin dito sa lahat ng mga nakita natin, yung 1 to 6 kanina, iba-iba yung dependencies natin dito, di ba? Iba-iba yung rason natin. Pwedeng sa iba, gusto nilang gamitin yan despite the fact na ganito yung weather natin, despite the fact na ganito yung size natin, despite the fact na gusto natin ngang itago yung mga bilbil natin, depende yan. Pag carry bells mo naman at bet mo talagang gamitin yan, besh, well, you can do it anyway, okay? So, yung wool, yun yung makapal. It is made up of yung ano ng buhok ng usa. Yung buhok ng usa, yun yung ginawa dito para sa wool, para makagawa sila ng ganyan kakapal na tela. And yung tela na yan is, hindi talaga yun nakakapagbigay ng curve kasi tignan nyo naman sa kapal niya, no? Makapal. Any rate naman, sa sinasabi ko na ito is most likely more applicable siya doon sa medium frame na mga body build natin kasi mas magmukha ka talagang mataba.
unlike dun sa mga nasa small and the extra small frames, well, maybe kung nasaan man sila, it's okay for them to use that kasi hindi masyadong mabibigyan ng emphasis yung katabaan nila. Instead, favorable sa kanyan kasi mag-e-enhance ng konti, mas magmukha silang magkakaroon ng laman ng konti, di ba? So that's wool. So, another one is yung silk. Etong silk na to, ginagamit ito sa pangkasal. Pwede rin siya sa paggawa ng mga bridesmaid na gowns, ganyan, or any other gown for special occasions dito. Yun yung makintab. Ginagamit din natin ito na pangtulog. Maganda yan, silk. Alam niyo, nakita niyo sa picture kanina, yun yung napakita lang natin kung anong klaseng tela yung mga nandun na for now, pwede natin iwasan dahil hindi talaga yon magbibigay ng kurba para sa ating katawan, lalo na sa ating mga medium and large na body frames. Okay, so that's silk. Another one, yung number 3 natin, as you have seen in the photos, yun yung satin. That is very common na fabric na ginagamit sa mga, para sa mga wedding dresses. Pwede rin yan sa bridesmaids na gowns, okay? Pwede rin yan sa pang special occasions na gown, lalo na ng pang evening. But of course, yung satin kasi, di ba, white or off-white yan, very common yan na ginagamit ng pangkasal, okay? So yung satin na yan, mainit pati. And then yung satin na yan, hindi rin siya nagbibigay ng curve. Dapat nakapasadya yan yung cut niya talaga, na magbibigay talaga ng curve. Eh kung yan yung gagamitin mo naman for a regular use, well, hindi ka magmumukhang sexy dyan, besh. Iwasan mo yung ganyan na fabric. So next tayo, pang-apat natin is yung velvet. I like velvet. Di ba nag-uso ngayon yung velvet? Usong-uso ngayon yung velvet, lalo na yung pang, parang bago nung mag-pandemic. Ang dami kong nakikita na naka-velvet, di ba? Sobrang ganda niya. And meron din naman kasi mga velvet na hindi siya ganung makapal, hindi siya ganung mabigat sa katawan. Though, yung klase niya, same pa rin. That's very good for evening gowns. Kasi medyo meron siyang makapal na, meron siya talagang makapal na tela na pagka nilagyan mo siya ng curve, ng style, dito sa bandang bewang hanggang sa hips, pababa, ay talaga namang mag-stand out kapag ginamit mo yung ganyan, okay? One more, for velvet kasi, parang hindi siya appropriate na pang daily use, lalo na sa daytime. So, yun yung mga iiwasan mo. Well,
Kagaya ng sinabi ko, maraming may gustong gumamit ng mga ganyan kahit na anong weather, anong season, anong place. But what I'm telling you now is sa mga medyo conscious sa pananamit at sa mga medyo conscious sa kanilang mga curve, lalo na dito pagkatapos nitong holiday season, ito yung mga klase ng fabric na kailangan mo munang iwasan for now. Okay? So that's number 4. Or let's move to number 5. Ang number 5 natin is denim. Well, denim, nakita niyo naman kanina, or otherwise known as blue jeans. At kung ang tawagin natin dito ay yun yung maong. Marami namang klase ng maong, di ba? Yung maong merong stretchable, merong soft denim, meron naman yung hard na talaga namang magbibigay ng emphasis na malaki ka. Kasi hindi siya yung kumukurba. Kung nasan yung kurba mo, hindi siya kumukurba. Kung straight cut siya talaga, straight cut siya talaga. Diba? Ganon. Eh yung maong na yun, medyo mabigat pa yun, diba? Eh kung ginawa mo kaya yun na pang daily na dress or naka-jumper ka parati ng ganyan, ang init, besh, mas lalo kang laking tignan. Okay? Lalo na kung gagawin mong dress yan, mahihirapan ka. Or lalo na kung lagi kang naka-maong na jacket. Again, meron tayong disclaimer dito. Kasi there are a lot of people still na gumagamit ng maong kahit na tingkad yung araw, depende yan sa purpose. Like yung mga halimbawa, yung mga lineman, gusto nilang gamitin yun para hindi masyadong ma-penetrate yung init ng araw sa balat nila habang sila'y umaakyat sa poste. Or meron din naman yung mga kapatid natin na laging nandyan nagvi-visit. Yan, nagsisupervise sa mga kanilang mga tauhan dyan sa bukid. Mas gusto nilang gamitin din yon kasi makapal, hindi masyadong papasukan ng simoy ng hangin na mainit. So, hindi sila masyadong iitim. But then and again, ang sinasabi ko naman dito is for the regular use. So, this is all about hiding some of the sa mga lumaki ng mga palikpik sa ating mga tagiliran. So, iwasan muna natin ang mga ito. Though, this is daily use. Actually, lalo na sa jeans, lagi natin ginagamit yan. But I'm referring to yung daily use, lalo na kung to ay medyo makapal na tela ng denim or maong. Mamaya, dun sa isang topic natin later, after ng fabric, which is style, makikita natin dun kung ano ba yung nararapat na gagamitin mo pagdating sa denim pants. Okay? Hindi lahat ng denim, hindi lahat ng stretchable ay nakakapayat. So, check natin later, pag-usapan natin later kung paanong gagawin mo in case na ganun yung type mo na gamitin na jeans. Okay? So, meron yung style, meron yung fabric. So let's move to number 6.
So, nakita niyo naman yung tela kanina ng knitted. Maraming gumagamit pa rin dito, okay? Meron yung soft na mas manipis lang ng konti. Meron din yung knitted na talagang pang winter or pang malamig or pang office na malakas yung aircon. Diba? So, eto, isa na naman ito. Depende yan sa kung anong paggagamitan mo kung at kung nasaan ka. Okay? So, etong babanggitin na naman natin na knitted nito. Although, of all the 5 na diniscuss natin na kind of fabrics kanina, lahat naman yan, fashionistang fashionista pa rin ang dating ng bawat isa sa atin kung gagamitin mo siya sa tamang lugar, tamang okasyon. Okay? But, well, it depends on how you'd like to apply to your personal lives, actually. So, kung gusto mo naman ng pang-daily, keber. Basta naman carry bells mo, bes. Walang problema. Diba? Okay. So, next natin is the knitted. Yung knitted, ito yung sweater natin. Diba? Ito yung ginagamit natin sweater. Well, personally, to me, hindi ako masyado sa knitted. Kasi nga, alam ko na nagbibigay talaga ng bulk sa aking katawan. But then and again, this is very well appreciated sa mga mas maliliit ang body frame kaysa sa atin. Like yung mga small, extra small, ang knitted is perfectly okay with them. Lalong-lalo na kung nasa malamig sila, nasa aircon sila, loob sila ng building na may malakas ang aircon, that's perfectly okay with them. Okay? Kasi nagbibigay ng mas malaking kaha sa kanilang pangangatawan. Sa akin, besh, hindi muna. Wag muna sa atin, besh. Yung mga medium and up, wag muna. Magpapayat muna tayo. Wag muna. Unless nasa lugar ka ng malamig. So, keber. Bakit ba? Ang lamig-lamig. Gusto kong suotin ng ganyan para hindi ko maramdaman masyado yung lamig. Again, that's another, that's a classic example na hindi lahat ay naaangkop sa tamang panahon yan, sa tamang lugar, at sa tamang araw o sa tamang okasyon. Okay? Okay, so that's for the 6 na fabrics na kailan mo nating iwasan para hindi tayo magmukhang chabelita. Okay? Ang chabelita, alam niyo ba kung ano yung chabelita? Chabelita. Okay? So that's all for the fabric. Let's move naman dito sa style. Check this out and then comment below kung anong gusto ninyong sabihin para dito sa mga style. Again, for the style, this is depending on the type of person, the situation, the place, and of course, the occasion pa rin. So, lahat ng mga yan, meron yan, exception to the rule. Okay? So, let's check this out.
Okay, nakita niyo na ba yung mga photos? Number one natin na style na kailangan muna natin iwasan. Lalo na kung lumaki na ng konting iyong mga bilbil. Nagkaroon ka na ng lumpia sa tagiliran. Besh, huwag ka munang gumamit ng low-rise na skinny. Though skinny is very perfect to wear this time kasi ang gaan sa katawan, di ba? Pero ang skinny jeans, hindi lahat ay binabagayan. Hindi lahat ng tao ay binabagayan. Okay, pero alam mo, depende pa rin yan sa type mo eh. Eh, kahit na maliit yung butt ko, eh, kahit na maliit yung legs ko, eh, kahit na payat ako, eh, kahit na chabilita ako, eh, type kong gamitin ano ba, di ba? Well, huwag kang magalit. That all depends on the appetite of the person. Okay? Hmm? So, yon. Dahil yung low-rise na skinny jeans, besh, pagka sinara mo siya, lalaylay ang iyong bilbil. Hindi ako naglagay ng mga photos kasi baka ma-copyright tayo, no? That's why, ang naisip ko is magbigay lang ng mga sample photos kung anong itsura ng low-rise. Of course, meron tayong mid-rise, may low-rise tayo, and meron tayo yung tinatawag na high-waist. So, tayo, i-discuss natin siguro in a separate na session na ang ano yung para sa kagaya natin na medium build ang pangangatawan. So, I'm talking about, so now we will discuss muna yung dito sa number one, which is the low rise. Pagka naipit ang iyong bilbil, besh, makikita lahat dahil aangat ang iyong bilbil na dati hindi yan napapansin, mas lalong mapapansin. No, dating hindi naman existent yung bilbil na yan, kung naka-regular jeans ka lang, pag naka-low rise ka, mas lalong ma-emphasize. Okay? Meron talagang binabagayan ng ganyan. Pero again, kung bet mo kahit na lumaylay ang bilbil, when nasa iyo yan, besh, nasa iyo pa rin yan. Okay? So, number two natin is that yung too tight na clothes. Yung masyadong masikip, besh. Yung talaga namang nanghinayang ka kasi ang ganda-ganda, eh, branded pa yun eh. Pero naman, gusto mo talagang isuot kahit na nagkandasuman-suman na yung itsura mo dyan. Gusto mo pa rin siyang isuot. Huwag na, kasi mas lalong may emphasize ang iyong kalakihan. Mas lalong may emphasize na nag-gain weight ka, besh, ng 10 pounds. Ang laki-laki ng 10 pounds o kaya 15 pounds. Paano mo matatanggal yung kagad? Ay, naku, Diyos ko. Ang dami. Sa tingin ko, ang dami na mong problema ngayon, no? Yung mga damit nila, hindi na magpasya. Yung mga skinny jeans nila. Check nyo ang aking shop. Bibigyan ko kayo ng murang-murang free love, good as new, na mga ganyan na apparels. I have the opportunity and I have the window to advertise pa aking online shop, di ba? Okay. Sinasabi ko kanina, yung too tight na clothes natin, medyo medium size ka dati, ginagamit mo yun, ang ganda-ganda ng fit niya with all the curves. Eh ngayon, besh, ngayong holiday season, lalo na ngayon, naka-quarantine lang tayo, ay nag-gain ka ng 20 pounds, besh. Huwag mo nang pa-repair na ipasagad yung ano niya, yung allowance niya dito sa gilid para lang masuot mo ulit. Kasi baka mawarak, mas nakakahiya pag nawarak yan, besh. Diba? Ay, panibagong issue yan pagka nawarak yan. Huwag na, bigay mo na lang yan kay little sister mo. Bigay mo na lang yan kay ate na mas malit or kay Achi o kaya kay Shobe. Bigay mo na lang yan. O kaya kay Ading o kaya kay Manang. Yan, ibigay mo kung ikaw yung lumaki at sila ay na-maintain nila yung ganun na body build nila na slim pa rin. Bigay mo na sa kanila. Huwag ka namang hinayang kaysa naman puputok para kang suman. Yon ang sinasabi ko na too tight na clothes.
Okay? Wag na. Wag na lang muna. Okay, let's move to number 3. Number 3, kung meron tayong tinutukoy dito na too tight na clothes, meron din tayong oversized na clothes. Marami sa atin na nag-aakala na pagka mataba at tumaba na tayo, no, lumaki na tayo, nag-gain weight tayo, parang gusto mong mag-hoard ng malalaking sizes. Oh, nag-sale ngayon sa Robinsons. Ah, nag-sale sa Landmark. Nag-sale sa Greenbelt. Naku. Yung nakuha kong XL na ang ganda-ganda, mura lang, naka 50% off. Kukuha ako ngayon ng 4. Besh, para mo na rin binigyan yung sarili mo ng yung mindset mo na lalaki pa kasi ako. Baka hindi ko ito maibalik kaagad sa dati. Kaya mag-hoard na ako ng ganitong damit. Total mura lang din naman. Diba? Ay, believe me, hindi ka mag-shrink. Hindi ka liliit. Kasi manghihinayang ka na naman ulit dun sa binili mong magandang damit na naka-sale. Diba? So, yung pang-medium mo, pinamigay mo na, dapat large lang muna, besh. Diba? Aba, e, bumili ka ng maraming large, dinagdagan mo pa ng XL. So, huwag kang mag-oversize. Though, there are instances na kailangan mong gumamit for a very comfortable na movement, siguro, like yung shirt. Okay? Yung mga t-shirt, ang sarap ng matulog or nasa bahay lang na naka-oversize, di ba? Pero yung panlabas ang pinag-uusapan natin dito. Diba? Yung may makakakita sa iyo na iba. E kung sa bahay lang naman, e kung conscious ka, kahit nasa bahay ka lang, you don't even need to wear that. Di ba? Pagka meron ka sa bahay, comfortable ng ganyan, well, you can always use that. Pero pagdating na sa labas, lalabas ka na. Gusto mong gamitin yung oversize. Maganda naman sa oversize. Eto na naman, pag-uusapan natin. Ang oversize, lahat ng binabanggit natin dito, actually, yung oversize, pwede rin naman siyang panglabas. Depende siguro yun sa age mo. Depende yun sa occasion, kung saan ka pupunta. Depende kung sino yung mga kasama mo. Diba? Naka-oversize. And then, depende kung anong oversize na apparel yung ginamit mo. So, baka mamaya, yung shoulder niya nandito na pala sa iyong braso. Eh, nakakahiya naman yun. Lag-lag. Diba? Parang halata talaga na pinaghandaan mo na lalaki ka pa in the next few months. Kaya pinaghandaan mo na na oversized talaga yung binili mo. Oh, sinong nakaka-relate naman ng ganyan? Okay, mag-hoard ng malalaki. Ang objective nyo parate, doon sa mga girls out there na talagang conscious sa pananamit at conscious sa body shape, no? Ang iniisip nila parate is, ay, hindi ako bibili ng damit. Kailangan magkasya ulit yan sa akin in the next 2 months. So, what are they gonna do? Nag-workout sila or nagda-diet sila. Speaking of diet, you need to do it properly, carefully. Kasi baka mas makapagbigay yan ng panibagong problema pagka hindi tama yung pagda-diet ninyo. I can relate to that because I've been doing that. And I'd like to say na minsan hindi tama kasi meron cheat day, meron yung talagang hunger strike. Yung cheat day, that's funny. Kasi ang dami kong kakainin pag cheat day, pero pag hunger strike naman talaga naman parang kang ano, parang ang lungkot-lungkot, parang nakakaawa ka rin kasi you are depriving yourself para kumain ng sasarap ng kinakain ng mga kasama mo. Okay, so that's all for the diet and for the food, kasi yung pinag-uusapan natin is how would you like to check yourself na payat tignan sa damit na suot mo. Okay.
So next, ang number 4 natin mga besh is yung jersey type. Ano ba yung jersey type? Ito oh, nakita ninyo? Nakita niyo yung picture na yan? Ito yung ginagamit nilang pang uniform, ganyan. O kaya yung telang ganyan. Yung fabric niya is elastic, parang nylon. Yun yung jersey type. Though it's very social tignan, lalo na kung depende yun sa tatak niya. Pero huwag muna. Kasi tignan mo yung picture na yan, oh. Dahil wala siyang shape, tinalian na lang niya sa likod para magkaroon siya siguro ng shape. I think yun yung iniisip ng batang yan na gumamit ng jersey na shirt, no? Kasi para lang magkaroon naman siya ng konting kurba or style, so tinalian na lang niya sa likod. Siyempre, it serves the purpose naman kasi lahat naman ng bagay, lahat naman ng dinidiscuss natin ngayon. There's a proper way of doing it, there's a proper way of wearing it, there's a proper time and a proper place for you to wear it. So that's the jersey type. Medyo social siya. Actually, yung jersey, mahal yan ah. Mahal yung ganyan, lalo na yung mga football players natin. Ah, bumili ka ng mga gamit nila, yung mga jersey shorts and jersey shirts nila, ang mamahal kaya. Kahit pre-love yan, ang mamahal pa rin. Di ba? Okay, let's move to the next. Besh, ang number 5 natin is the pleated skirt or pants or dress. Alam niyo yung pleated na yan? Ginagamit natin yan nung high school tayo. Diba? School uniform, pleated yan eh. Pero actually, yung school uniform natin dati is yung ano niyo is bagsak na paba ni straight, di ba? Kahit pleated siya, hindi ka mukhang taba. Pero itong tinutukoy natin ngayon, alam niyo ba yung mga uso ngayon na pleated? Well, it's always nice to be fashionable. I like that. Yung pleated, lalo na kung above the knee siya, ang ganda-gandang tignan, di ba? Pero again, meron siyang binabagayan. So, kung kagaya mo ako na Chabelita, I would like to advise you best, huwag ka munang gumamit yun. Mag-slim down ka muna na like 5 or 10 pounds. Ang ganda-ganda kaya ng pleated. Kasi tineternohan nila dyan ng jacket, ng hoodie, tapos almost same length ng miniskirt nila. Ang gandang-ganda ako doon. Tapos naka-rubber shoes yung mga baget. Sana magawa ko rin yun. Sana lang. Gustong-gusto ko yun, yung ganyan na get up. Okay, who don't want to be fashionable? Hanggat kaya mo, you need to be fashionable. Okay, pero alam nyo ba na pagka umupo ka, lumulukot siya at nagfo-form siya ng dilbil sa lower part dito sa abdomen. Yun yung pleated. So kahit na hindi ka naman ganun kalakihan dyan sa part na yan, pagka umupo ka na ay nabigyan na ng emphasis yung iyong malaking puson. Lalo na kung, sorry naman. Nabigyan ng emphasis yung malaking tummy, malaking belly. So, if you wouldn't want to give more emphasis on that, huwag ka munang gumamit ng pleated. Kasi, uumbok siya lalo. So, kumusta naman yung fashion statement mo kung umumbok siya lalo, di ba? Wala na. Diba? Galaw ka na ng galaw niyan para baba ng baba yung ganyan, yung pleats yung pagkaumbok niya. O naranasan niyo ba ng ganyan? Siguro naranasan nating lahat yan, okay? Pero dati, nung gumagamit ako ng ganyan, hindi pa ako aware na yun pala ay nakakataba. Buti na lang mas payat ako nung early on. Buti na lang mas payat ako nung bata-bata pa ako. Kung ngayon siguro, parang hindi ko na carry bells. Okay.
Okay, next tayo. Nasa 6 na tayo. Ano yung mga iba pang mga styles na wag muna natin gamitin habang may kalakihan pa ang ating pangangatawan? Yun yung mga metallic. Pero alam nyo ba yung silk tsaka metallic? Pagka ginamit nyo yan, pagka evening wear, nako, lalo na kung magandang dito sa chest ninyo, dito sa breast part. And yun yung bigyan mo ng highlight, emphasis ng mga makintab-kintab dyan, mas lalong lalaki siyang tignan. Okay? So talagang nakakalaki siyang tignan. So yung pang evening wear mo at gusto mong mabigyan ng emphasis yung dito sa harap, dito, yun yung gamitin mo. Again, hindi lahat ng gagamit niyan ay matutuwa. Okay? So, iba-ibang klase ng tao, the way they carry themselves as well. Kasi meron din naman yung kahit na chabelita na kagaya ko, aba, rampa. Pagka rumampa naman, carry naman niya. Kasi yung mga damit na ginagamit naman natin, kasi it's not only about the style na sinasabi natin dito. You should also accessorize. Meron naman yung mga paraan din na para mabalanse. No, kahit ginamit mo yung ganitong particular na style, mababalanse pa rin siya kasi gumamit ka naman ng ganito mang style para mabalansan niya man yung pagka-wide niya. Naglagay ka naman sa iyong katawan ng something that would make you feel a bit slimmer. Okay? So, yun yung mga shiny, yung mga metallic na materials, panggabi yan, besh. Kung pwede lang, dahil ikaw naman ay nanood dito sa channel ko, dito sa topic na to, I am very sure that you are a kikay. I am very sure na ikaw ay talagang conscious sa pananamit and yung looks mo. So, kaya mo ito pinapanood kasi gusto mo rin malaman kung ano yon. For some reasons, meron kang rason kung bakit mo pinanood ito. Kasi gusto natin lahat magmukhang payat. Okay? So, that's shiny and metallic na dresses or apparels. No muna for now. Reserve mo na lang yan, besh. Pagka may fiesta, pagka may cocktail nights, diba? Gamitin mo yan. Yun yung mga perfect for evening night outs. Okay, so next tayo. Itong next natin nakakatawa, which is number 7. Ito yung mga garterize yung waistbands na. Alam niyo, yung tingnan niyo yung photo na yan. Diba? Yung garterize yung waistbands na. Naku, besh, wala ka nang gagawin yan, kundi pag-angat ng garter niya, punta dito, bababa mo na naman. Pag-angat na naman, bababa mo na naman. Diba? Nakakatuwa. Diba? Baka mamaya, naka-mini dress ka pa, and then pagka umakyat dito, abay, nakita na yung dito mo. Dito na pala, nandito na pala sa hita mo, yung damit mo, kasi umangat na. So, bababa mo na naman ganyan. Because, yung garterized na waistbands, ang tendency nun, keeps moving up and down, up and down. So, yun at yun ang gagawin mo habang suot mo yon. Unlike the small and the extra small, hindi nila mararamdaman yung ganyan. Hindi awkward sa kanila yung up and down, okay? Kasi nga, maliit lang yung body frame nila. So, hindi rin siya masyadong aakyat. Hindi rin masyadong mag-move. Kasi alam niyo yung garterized na waistbands yan. Kung nasan yung slimmest part na katawan mo, yun yung hahanapin niya. The garter will rest there. Kung saan yung slimmest part na makita niya, makapa niya dito sa katawan mo. So, saan yung pinaka-slimmest part? It would be below the boobs. So, dito siya pupunta. Eh, kung malaki yung belly part mo, alam nga naman dito siya mananatili. Hindi. Diba? Gusto rin niya yung nakasandal din siya. So, sasandalan niya ngayon yung tummy mo, pupunta siya ngayon dito sa
baba lang ng iyong boobs. Kasi ito ang magiging pinakamaliit na parte ng iyong katawan. If ever. Funny. Diba? Okay, so that's number 7. The garterized waistband. Let's move to number 8. Ay, number 8 natin, mga besh, is yung horizontal na stripes. Well, I love horizontal. Kahit horizontal, kahit vertical, kahit na ano basta stripes, I love it anyway. Pero alam niyo ba, kung talagang very conscious ka sa looks mo, and then yung figure mo, huwag ka munang gumamit ng horizontal kasi talagang onset, nagbibigay siya ng wider look talaga. Wider look. Wala siyang, pagkakita mo pa lang dun sa tao na nakagamit ng ganyan, yung emphasis niya talaga is the wider part, wider look, kung ano man yung suot mo ng ganyan. Okay? Tingnan niyo yung ganito. But regardless of whether yung stripes na yan, ng horizontal is medyo loose siya, still, hindi pa rin siya ganon na magandang curve sa'yo. Dahil nga, alam na ng tao yan eh. Once na gumamit ka ng loose, tapos horizontal siya, ay may tinatago yan. May tinatagong lumpia yan sa katawan. Kaya ganyan yung damit niya. But of course, depende pa rin yan sa paggagamitan. And then, depende pa rin yan sa taste ng tao. Diba? Pero, kung talagang lumaki ka, and then conscious ka, alam mo sa sarili mo na lumaki ka talaga, ay wag muna. Kasi talagang magbibigay talaga ng enhancement sa katawan mo na nag-gain ka talaga ng weight. Sa photo na yan, horizontal siya na stripes, pero yan naman ay medyo fitted. Okay, so medyo fitted, kahit na horizontal siya, hindi pa rin siya magandang tingnan. Eh kung ganyan na yung, halimbawa lang, ganyan na yung pangangatawan mo, diba? And then ang gagamitin mo pa rin is yung loose pa rin na fabric. Cotton naman, pero yung oversized pa rin na ganyan. The more people will look at you as very large, bigger. So, medyo refrain from using those kinds of yung fabric and then yung style mo na. Kasi, besh, isipin mo, I need to go back to my dati. Ang iisipin mo is, ay, kailangan maibalik ko yung katawan ko at bumalik sa dati yung size ko. Dapat ganun ang isipin natin. Huwag yung, sige na, yan na yung nandyan eh, yun ang gagamitin ko para hindi makita yung bilbil ko. Well, gamitin mo man yan, besh. Dapat pansamantala lang yan, ha? Hindi mo siya gagamitin na talagang pang mindset mo is forever na yun yung gagamitin mo. Okay? So, that's number 8. Ang number 9 natin is yung undergarments. Sinong nakaka-relate niyan? Sa photo na yan, tignan nyo, diba? Sino, taas ang kamay kung sino naka-experience niyan or kasalukuyang nakaka-experience niyan. Diba? Ganyan-ganyan ang gusto kong i-explain sa inyo na kapag ang iyong undergarments ay hindi tama, you are using the wrong undergarments. I would like to use the term wrong.
Kasi ibig sabihin ng wrong, hindi na yun yung size mo, hindi na yun yung cup, hindi na yun yung angkop sa katawan mo, okay? Yung strap niya is masyadong maliit para sa'yo, yung cup niya is masyado ng maliit, and yung size niya, besh, naipit na. Ayan, umalsa na lahat ang mga lumpia, mga palikpik nandyan na silang lahat. O, diba? So, kahit na magdamit ka ng medyo loose dito, kung ganyan naman yung undergarment na ginamit mo, ay makikita talaga, besh, kahit pa maluwag yung damit mo. Bubukol talaga siya, makikita yung lumpia, makikita yung palikpik sa inyong likuran. So, kung maliit na yan sa'yo, pero nang hihinayang ka at ayaw mo siyang i-let go, ayaw mong ipamigay, then, wag mo muna siyang gamitin. I-set aside mo muna siya, and then, bumili ka ng several pieces, siguro few pieces, para gamitin mo siya habang hindi ka pa nag-shrink in. Okay? Yung mas malaki, yung angkop, and the best technique for you, huwag kang mahiyang mag-fit. Sukatin mo siya. Kung pwedeng isukat sa department store. Or, pwede mo naman siyang pabuksan, pa-measure mo talaga kung ilang inches yung length niya, yung paikot na ganyan. And then, bago ka pumunta, i-measure mo na rin yung ganito mo. Kasi sometimes, they won't allow you to fit that, diba? Hindi nila hinahayaan na i-fit mo siya yung mga undergarments. Pero I think sa upper part, ina-allow nila yan. Okay? Huwag na huwag kang bibili na hindi mo alam yung measurement mo now and then kung ano yung actual na ilang inches yung bibilhin mo. Okay? Tignan mo na rin yung cup niya, besh. Baka mamaya cup A ka lang dati, naging cup C ka na ngayon. Kamusta naman yan? Ay, talagang palikpik lahat, front and back yan. O, tignan niyo yan. This is a classic example na talagang wrong undergarments yung ginamit niya. Yung isa naman, okay, medyo okay pa. Okay pa. Kasi konting-konti pa lang yung tumutubong palikpik. Pero dito, besh, oh, yung medium yan, tapos naging XL, ginagamit niya pa rin. Kamusta naman yan? Nasad naman ako dyan sa picture na yan. Nasad ako sa picture na yan. Diyos ko. But then, again, marami pa rin mga exceptions yan. May dependencies pa rin yan. E paano nga kung wala siyang pambili, besh? Aba, enough to get by kung pambahay lang din naman. But, ang sinasabi ko is, if you are conscious about how you look, sa tingin mo, lalo na tingin mo sa sarili mo, diba? Kung ikaw mismo, gusto mo na yung ganyan, well, wala naman tayong magagawa. Just be it. Pero sa mga conscious there, ng mga babae, ng mga girlalu, gusto nilang magmukhang well, fab pa rin sila kahit na medyo lumaki ng konti yung katawan nila, you would always think to invest na bumili ka ng mas malaking size, okay? Kahit few pieces lang, pansamantala. And then if you would like to use that again, yung mga mas maliliit, yung mga naliitan mo, make sure that you go back to your dating size, okay? So, I hope nakatulong ito na ano, paano nyo itatago ngayon yung inyong mga bilbil, lalo na ngayon, just after ng holiday season. Sino bang mag-New Year's resolution dyan? One month ba? 2 months? Kaya nyo bang ibalik yung nag-gainin nyo na 10 pounds? Well, pa-comment na lang below kung ano yung gusto ninyong gawin. Kung meron akong hindi ko, of course, marami tayong pwedeng ma-share dito. Pero syempre, it would take a lot of time. So, hindi ko yun na-cover lahat. And I know for sure, marami din kayong gustong i-share. Please comment below para lahat ng makabasa, may dagdag din sila sa gagawin nila. Apart from the tricks that I have provided, yung mga na-share ko dito, ay ako rin babasahin ko yun yung mga comments kasi baka mamaya yung hindi ko na-capture, hindi natin nagawan ng write-up dito, eh dyan ko makikita sa comment nyo, gagawin ko rin yan, gagayahin ko rin yan. O, diba? Tulong-tulong tayo, besh, para sa ikaliliit ng ating pangangatawan. Para sa atin yan, eh. Diba? Wag kayong maging madamot, besh. I-share ninyo kung paano yun itago ang paliktik. Para pag nabasa ko at madabasa rin ng iba, o, di magkaroon sila ng idea kung paano rin nila itago yung kani-kanilang mga paliktik hanggang sa dumating yung time na bumalik ulit yung dating size mo.
Okay? Maraming salamat ulit sa panonood. Please don't forget to subscribe and then hit the tiny bell para you'll get notified every time I have new items published here sa aking channel. Next time, interesting ulit yung ating topic. Maganda siya. Nire-ready ko yung isang topic natin. Okay? Alam niyo ba, meron bang nagme-message sa akin? May nag-message sa akin na pwede ko daw bang lagyan ng, pwede daw ba tayong mag-jamming? Pinag-iisipan ko pa munang mabuti yan kung paano ko i-conceptualize yung jamming na yan. Parang kantang-kanta siya eh. So, sige, tignan natin. Sa lahat ng mga viewers dyan na mahilig kumanta, okay, looking forward to that. Kailan natin gumawa ng isang write-up, isang video na ganyan. Pagbigyan natin, dalawa kasi nag-request eh na parang i-alternate mo naman para naman may tugs-tugs tayo o kaya may konting ano tayo, di ba? May konting kantahan tayo kahit isang episode lang, okay? So, I'm gonna grant your request. Iipon lang mo ng lakas ng loob. Gusto niyo bang magkantahan tayo sa susunod na episode for fun? Yes, gagawa tayo. Okay, so thank you for now sa lahat ng aking mga viewers. Thank you sa lahat ng aking mga subscribers. Diyos ko, I did not really expect that my subscribers will grow this big. Okay, so thank you sa lahat na mga nag-subscribe. Sana patuloy niyong panoorin ang aking mga videos. So for now, I'd like to wish you a Merry Christmas pa rin. And I hope you guys and your family will have a very peaceful, a very blessed, with full of provision ni God sa mga kailangan ninyo. Sana makakope up tayo lahat. And moving forward for 2021, may everybody start up with a new life, new businesses, and then bagong pananaw sa buhay, na embrace natin yung new normal. Iwan na natin kung ano mang hindi na applicable ng ginagawa natin, and then we need to move forward. Move forward. Nothing to do but move forward for the best. Because tayo rin ang gagawa ng kung ano man yung adjustment na gagawin natin para sa ating buhay. Okay? So that's all for now. Thank you for watching. God bless everyone. Stay safe pa rin. Did you know, meron sa balita na meron mas malakas pa daw second wave ng COVID-2? Well, let's pray all together na hindi na yun mangyayari dito, lalo na sa ating bansa. Okay? Peace out, everyone. Thank you for watching.